pa lang ako ay sinasabi na ng marami na may pagka malamya ako. Ipinanganak akong lalaki pero tila baga may pusong babae. Pangalawa ako sa tatlong magkakapatid. Nung kinder ako, lagi akong hinahatid ng nanay ko papasok sa school. Pero nang ipinanganak ang bunso kong kapatid, naging abala na siya sa pag-aalaga. Dahil dito, hindi na niya ako maihatid sa eskwela. Isang beses, pinakiusapan niya ang kuya ko na isabay ako sa school, pero ayaw nitong pumayag. Nagsimula silang magtalo, kaya nagmagandang loob na lang ang barkada ng kapatid ko na si Kuya Obet. Ako na lang po maghahatid kay Leo sa school. Total, magkasabay naman ang oras ng pasok namin. Ang sabi ni Kuya Obet. Simula noon, si Kuya Obet na ang araw-araw na naghahatid sa akin sa eskwela. Sa umpisa ay naging maganda naman ang samahan namin. Pero isang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Umuulan noon at papasok na dapat kami sa eskwela ni Kuya Obet. Kinailangan muna naming sumilong sa isang abandonadong kubo para magpatila ng ulan. Maya-maya, bigla na lang ako niyakap ng mahigpit ni Kuya Obet. Hindi ako kumibo dahil inisip ko, normal lang ang aming ginagawa. Leo, maglalaro tayo ha, pero huwag mo sasabihin sa iba. Ang sabi ni Kuya Obet. Matapos niyang sabihin yon ay nangyari na ang hindi dapat mangyari. Naging paulit-ulit ang tila lihim na paglalaro namin ni Kuya Obet. Pagtungtong ko ng elementary ay nahanap-hanap ko na ang ginagawa niya sa akin. Nawala na ako ng gana na makipaghalubilo sa mga gaya kong bata. Nang mag-high school ako, doon ko lang napagtanto na hindi na pala normal ang ginagawa namin ni Kuya Obet. Kalaunan ay nagdesisyon na akong lumayo na lang sa kanya. Nang magkolehiyo na ako ay kung sino-sinong lalaki na ang nakakasama ko para pagbigyan ng dikta ng laman. Doon ko naisip na nakakulong na pala ako sa larong itinuro sa akin noon ni Kuya Obet. May mga pagkakataon na sinisisi ko ang sarili ko. Nandidiri ako kaya pilit kong inililihim ang bahaging ito ng aking pagkatao. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ito sa pamamagitan ng pagsulat dito sa tambalan. May mga panahon na kinakain ako ng lungkot at pagsisisi. Nakakaramdam lamang ako ng kapayapaan kapag nagdarasal ako ng taimtim. Bukod dito, malaking bagay na nakakapakinig ako sa programa ng tambalan. Kapag nakatutok ako sa radyo, nararamdaman ko na magaan pa rin naman ang buhay. Madilim man ang aking naging nakaraan, pero napakarami pa rin namang ipagpapasalamat. Sana po ay mapulot kayong aral sa karanasan kong ito. Para sa mga magulang, maging mapagmatsyag kayo sa inyong mga anak. Dahil nagkalat lamang sa paligid ang mga mapang-abuso. Gaya na lamang na nangyari sa akin. Ang iniisip ko noon na isang simpleng laro ay pakikipagsayaw na pala sa demonyo. Ako po si Leo, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Totoo yan. Ingat tayo. Maraming mapanuyo at mapaglinlang na mga tao sa paligid. Di ba? Mga anghel na nagpapanggap correct, na anghel. Correct, mga tao nagpapanggap na anghel. Pero may buntot pala. Parang si Kuya Obet, di ba? Mm. Parang nagmagandang loob. Di ba? Na siya na yung tagahatid. Correct.
ano, yung pala may ibang hatid. Tama. Na ano, na kasamaan. Kaya nga alam mo, partner, ngayon, hindi mo rin masisisi yung mga bagulang kung bakit sila parang yung sobrang stricto. Mm-hmm. 'Di ba? Yung the parang point na parang napaparaning parang, na ano. Okay, oo, mm-hmm. parang laging better safe than sorry. Mm-hmm. Parang ganoon. Lapad ng likod ko, hirapan akong kamutin. Ang hirap abutin. Bigla mo na-realize. Samantalang dati abot-abot. Kasi ang kate ng likod ko. Tapos gusto kong kamutin. Tapos ang layo. Ang lapad kasi. Sign of aging. Na, ano? Bakit sign of aging na naman? Kasi ako gawain ko din eh. Sige, mamili ka. Sign of getting fat or... Oh my God. Parang wala mo pagpilihan. Hindi, doon na lang ako sa sign of... Aging. Hindi. Aging diva. Sige, parang mas maganda. At least may diva. Okay, fine. Sign of aging diva. Kasi may hirap na maabot. Ano, senyalis ng pag-unlad. Kasi... Sign of getting fat. Okay. Diba? Diba? Kapag pansinin mo, nung mga wala kang pambili ng mga pagkain na gusto mong kainin na masasarap, di ba't patpatin ka? nung kaya mo nang bumili, hindi ba tumaba ka? Diba? So, sign of pag-unlad. Yan. Sign of progress. Para yan. Ano, para hindi masakit sa kalooban. Ako na-realize. Kaya ako din ha. Pag mag-scrub ako sa ano, huwag naliligo ako. Dati naabot ko talaga yan. Ngayon hindi na. Nahirap, so, dito ko, yung parting to ng likod mo. Purtig yawat. Hindi nasasabon. May tik-tik dyan, pag partner. Pag isa na kamot ko, ba't parang dami liban? Hindi na kasi umahot. Hanggang dito na. Kaya minsan bumili ako ng pang-scrub na may tangkay. yung sabihin ko sa'yo, but partner, there's a technique, diba? Hindi ka na dapat bibili ng lufa ng ganyan lang kasi hindi mo na talaga siya maaabot. Kasi pwedeng masakit sa likod, pwedeng malapad na yung likod mo. Katulad ng akin, di ba? Pwedeng ganun. So, kaya kreneate yung may tangkay. Yan. So, hindi naman talaga yung purpose yan. Hindi mo siya abot. Correct. So, hinayaan ko lang. Sabi ko, tumatanda na talaga ako. Sabi ko, dati naaabot ko pa yan eh. Sign of aging diva din. Pag ganun, hindi na ganun ka-flexible yung mga kasukasuan natin. Like that eh. Para may pumuputok-putok. Aparto, may lilipatan kaming kondo. Walang elevator. Third floor lang naman. Okay. Pero partner, ramdam ko talaga sa tuhod. Pero sabi ko, Lord, siguro ito yung paraan mo para mag-exercise naman ako. Tama, yan. Tama. Diba? Doon mo na lang isipin sa angulo na yun. Oo, totoo yan. Anyways. Nakalimutan tuloy. Nakalimutan tuloy natin si Leo. Sorry na. Diba? So, yun yung sinasabi natin na mabalik tayo na may mga magulang na minsan parang ang OA sa pagiging stricto, na parang hindi talaga sila pumapayag o kaya kung papayag man sila na to the point na yung iba nagre-rebelde na lang kasi total hindi na mapapayagan o kaya yung mga iba nagagalit. Diba? Mm-hmm. Pero kasi siguro nanggagaling ito sa fact that the world is abusive. Madaming Correct. Mga tao dahil sa exposure nila sa media, 'di ba? Sa the exposure sa kabastusan, sa kalaswaan, 'di ba? Na sa violence. Oo, sa violence na posibleng maging dahilan kung bakit pwedeng malapastangan yung mga bata. Totoo kaya naman. Kaya ganun yung mga magulang na parang hindi ko i-allow na mag-commute, hindi ko i-allow na mag-ganyan. Mm. Yung mga ganun. Compare mo talaga kasi nung kabata, nung panahon natin, partner, nung mga bata pa tayo talagang malaya tayong nasa kalye. Totoo yan. Hindi ko alam kung pinabayaan lang tayo ng mga nani talaga natin or ang panahon talaga noon ay mas safe kumpara sa panahon ngayon. Kasi tanda ko nakakarating ako kung saan-saan. Ilang barangay yung natatawid ko. Punta kami sa Gubat, sa Palayan, nang hindi, minsan hindi nga alam ng mga magulang namin, uuwi nila kami, putikan, madungis. Alam lang nila na safe ka. Alam mo yun, parang alam nila, pati yung mga kasama mo, kilala nila. Totoo. So, parang alam nila that
that you are okay. Yes, ngayon pero kasi ngayon, dahil sa mga napapanood natin sa TV, online, correct, yung mga nababalitaan natin sa mga kapitbahay natin. Tapos makakarinig ka ng balita na may kidnap for ransom, merong puting van na nangunguha ng bata, may mga balita na ng mga nangunguha ng mga organs ng mga bata, yung mga nag-CR lang, hindi na nakalabas, o nung nakalabas man, tulala, di ba? Correct, yung tipong kwento nga lang na nalingat yung nanay at tatay sa mall. Correct. Biglang nawala yung anak nila. Tama. Tapos pala, malaman-laman nila, napahamak na. Tama. So, napaparaning talaga yung mga magulang. So, ang tendency, dito ka lang ang nakailangan, lagi kitang nakikita, nasa bahay lang. Yun lang. Kaya tuloy, minsan lang pa. Di ba? Hindi nakakalabas ng bahay, yan tuloy, hikain. Konting alikabok, di ba? Tingnan mo, tayo, kailan lang naman tayo nakaramdam partner ng... na malinis-linis na bahay. Kaya tayo, sanay yung sikmura natin, ganyan. Sanay yung baga natin. Oh, di ba? So anyways, kaya kumbaga parang hindi natin na masisi yung mga yung mga magulang. But then again, mga magulang, hindi din naman natin pwedeng pabayaan na maging mahina yung mga anak natin. So yung mga iba, ang ginagawa nila partner is they teach their kids self-defense. Prepare the child for the road. Not prepare the road for the child. Tama. Huwag mo nga, ihanda mo yung anak mo sa laban o sa kalsada. Huwag mo ihanda yung kalsada para dun sa bata. Kasi minsan yung ginagawa natin O anak ka, nakaayos na yung lahat. Dadaan ka na lang. Totoo diba? Yan. Tinanggal ko na lahat ng mga lubak, tinanggal ko na lahat ng mga obstacles, tinanggal ko na lahat ng... Komportable sa'yo, no? Maglalakad ka na lang, mali. Tama. Kailangan ang ituturo sa bata, maging matapang. Anak, dapat maging matapang ka. Oo. Kasi yung dadaanan mong road o yung dadaanan mong kalsada, maraming lubak yan. Tama. Kung patanga-tanga ka, madadapa ka, mababangasan ka. Tama. Diba? So guidance yung ibibigay natin. Huwag natin ipiprepare lahat para sa kanila at magkaroon ng mga komportableng buhay. Naiintindihan natin na parang we prepare a comfortable life for them. Kasi syempre, ayaw nga natin na mahirapan sila. Pero, but we also want them to learn. Oo, kasi eventually, mamamatay tayo . Tama. In the end, mas matanda tayo ng ilang dekada sa kanila. So, ibig sabihin, in the end, sila yung matitira sa mundong ito. Tama. At dapat marunong sila. At dapat matapang sila. Kung hindi, sila yung mga maluloko. Tama. Yan yung mga mabibiktima ng ma-estapa yan. Mabubudol. Oo, mabubudol yan. Kasi patanga-tanga. Maluloko ng jowa. Maluloko ng jowa, ma-estafa, mabubudol, ganyan. Kasi nga, hindi naturuan maging matapang tsaka maging matalino tsaka maging wais. Kaya nga yung ibang mga magulang, bukod sa mga yung paarte-arting tinuturuan yung mga bata ng mga arte-arte mga bagay, ang isa sa mga tinuturo sa kanila ay self-defense. Diba? Correct. Yung mga iba tinuturuan ng martial arts, pinapag-aral ng mga ganun para alam nila kung anong gagawin nila. Kaya pala yung dapat, bata nakita ko may baong yung pang spray. Pepper spray. Pepper spray. Alam mo partner, hindi ko maintindihan yung purpose ng pepper spray. By the time na nakuha mo yung pepper spray mo, may ganun ka na. Diba? So dapat hindi ko talaga mag-gets . Lagay mo sa pinaka-accessible na parte ng katawan mo. Oo. Cleavage. Ikaw. Ayan na yung kalaban. diba? Gawin kasi ikaw. Cleavage pa, dudukutin mo pa kung malalim. Paano kung wala? Kung wala pang papaglalagyan. At least yung ikaw, partner, may sasabitan mo, tanga ka nga lang. Pero at least, hindi ka lalapitan. Sasabihin nung nila. Sasabihin na magnanakaw. Ay, ready to? Nako, may pepper spray. Hindi, actually, hindi niya na kailangan bunutin, partner. Oh. Ganunin niya lang. Simplihang galawan lang. Talo na kalaban. Diba? Kasi, I get the idea of a pepper spray for self-defense. But, in moments of emergencies, hindi mo naman kasi siya laging hawak. Dudukutin mo pa sa bag. Paano kung yung bag mo katulad ng bag ko na ang daming laman? Diba? Akala mo pepper spray. Yung pala. Gipstick. Pilit kang gano'n ng gano'n. Siyempre, matataranta ka nun. Emergency diba? Yun Ang pepper spray, para pare-parehas lang naman. Diba? Paglabas mo, diba? Mentos. In times like this, you need Mentos. Nalilito, natataranta. Ay, mali. Juicy fruit pala dapat. Sana ba kasi yun? Diba?
paano kung ambag pa katulad ng nanay mo, partner? Oh, may kandila. Nalilito ang dami. Ang dami laman. Si Nanay Leon, hindi ko makakalimutan talaga yun, yung nanay ni Chuper. Pumunta po kami ng Baguio. Eh, noong time na yun, yun yung Ondoy, no? Oo, Ondoy. Yun yung Ondoy. So, syempre, hindi lang naman, kahit na ang Ondoy ay nag-hit sa, ano, sa pinakamalakas sa Tacloban. O, yun. Mm. Syempre, pag nasa Baguio ka, ramdam mo pa rin naman yung rings, although not as much. Mm. Ganon. So, medyo tinamaan, ibig sabihin, may nag-brown out doon sa hotel. Na tinuloyan na, namin. Sila lang po ang may ilaw. Kwarto lang. Dulo talaga chair. Kami. Bakit may kandila yung nanay ko? Hindi ba, hindi ba sa sperma? Oh. Sperma? Oh. Ano? Kandila Pascal? Ang laki. Pang lepid season. Pang binyag. Pang isang liguan. Oh. Handa. Meron. Oh. E paano kung katulad ka pa nung nanay ni Chofer, diba? Na ang daming laman ng bag. Oh. Bago mo pa mahanap yung pepper spray, oh, nakuha mo muna Mentos, Joseph Root, kandila. Bago mo mahanap yung pepper spray. So I suggest, dapat makaisip ng self-defense that's really easily accessible. Kung halimbawa, wala kang access to learn the martial arts, yung mga technique of self-defense, yung mga, wala kang perang mag-taekwondo, aikido, takbo, yan, yung mga ganon. Yung mga madali, na parang gaganan mo na ilong mo. Di ba, partner? Yung gaganan mo na ilong mo. May lalabas sa spray. May lalabas sa spray. Mag-sprinkle siya ng lason. Hindi. Hindi, partner. Sana. May mga ganon. Hindi kasi, kasi ko, dapat nag-evolve din. Oo, gets mo ang, ba, partner? Self-defense. Kasi hindi pwedeng lagi martial arts kasi hindi naman lahat interesado na matuto ng martial at arts. At hindi lahat may pera. Eh. Mm-hmm. May pera tsaka oras. Kasi it takes money and time para pag-aralan yan. O, di ba? Eh, kung may makakreate na ganon, parang insert mo lang sa may ilong mo tapos pipindutin mo tapos, di ba, may lalabas na lason. Ewan ko, kakapanood po ito ng cartoon. Mahirap po talaga pag may anak na bata sa bahay. Ganito po yung mga naiisip. Sorry na. Nakanood to ng PJ Mask eh. Mga panlaban. Bindad lang ilong ilan. May pang defense na. Hindi kasi, gets mo, partner, ever since, Wala hindi nakaisip man, nun eh. Hindi pa man, ikaw lang. Hindi pa man masyado magulo yung mundo. Hindi pa na mag-gets yung idea ng pepper spray. Mm. Ewan ko, siguro palibasa, it won't work for me kasi magulo yung bag ko eh. Mm-mm. Kasi yung idea na, hahanapin mo pa siya sa bag mo. At saka weird kasi kung labawa, lagi mo siyang dala, nahawak mo. Wala kayo pang bit-bit. Tsaka sobra mo naman praning na lagi mo siyang hawak. Eh, unlike kung halimbawa, easily accessible, hindi ba sa loob ng ilong? Halimbawa, sinasabit sa tenga ng mga maliit na bagay, ganon. Yung mga chip-chips lang, mga ganon pwede. Tapos magkakasuperpower ka. Magiging ibang reality becomes outlet. Diba? Ay, hindi, mga ganon. Wala lang. Anyways. Di ba kamalito ka? No, bakit? O, natataranta ka, di ba, ano, pepper spray, akala mo, no? Ano? Breath spray. Breath spray. Di ba, magkakapareho ng tsura yun. Di, diba? Ay, totoo yun. Namamadali ka. Okay, lasing ka. Nasa bar kayo. Ay, may kahalikan ka mamaya. Ang ganun ka. Tapos, namatay ka. Kasi di pa. Di pala. Breath spray. Pala, o lason pala yung na-spray mo. Feeling ko legit tong usapan natin ng 10 minutes. Na hindi na tayo nag-reflect sa kwento. Feeling ko talaga. Feeling ko legit. Hindi, ang pinag-uusapan lang natin, na parang kailangan matuto tayo mag-depensa. Tsaka kailangan ma-distinguish ng bata kung ano yung laro sa alam sa hindi na laro. Kaya nga natanda mo nung isang araw, yung kinikwento ko yung video na napanood ko na children, especially mga, hindi lang actually babae, pati lalaki. Ito, batang lalaki ito eh. Diba? Itinuturo sila sa kanila yung tamang body parts. Correct. At ina-explain na hindi dapat yan hinahawakan ng kung sino at ano talaga ang tawag dyan sa mga pribadong parte ng katawan at ganun. Tapos, hindi dapat i-entra sa kahit kanino, kahit sandali. Tama. Kasi hindi mo talaga masasabi na ko. Ang intensyon ng tao sa'yo, alam mo nagmamagandang loob, alam mo mabait sa'yo, yung pala may hidden agenda. Tama. Totoo yan. Ako,
proud ako na ano na tinuro sa akin talaga yung napakaraming mga gawain bahay na nung bata ako, inis na inis ako na pag-uutusan kang maghugas ng plato, magbunot ng sahig, mm-hmm. magigib ng tubig, maglaban ng sarili mong damit. Mm-hmm. Pero hindi mo pala napansin nung lumaki ka, mm-hmm. mapapakinabangan mo pala yung mga bagay na yan. Kaya tama yung sinabi mo, partner, hindi mo ilalatag lahat sa bata mm-hmm. ng ang komportableng buhay. Dapat matutubin sila ng pakonti-konti. Tsaka dapat alam nila na mahirap, hindi na pinaghihirapan ng mga bagay-bagay. Kaya ang mahirap sa mga bata ngayon kasi ang bilis ibinibigay sa kanila ang lahat. Mm-hmm. Kaya tuloy nagmamadali sila. Laging red carpet ang binibigay natin sa mga bata. So hindi ko alam, kasalanan din natin, binibigay kasi natin. Mm-hmm. Siguro kasalanan din natin kasi nung mga bata tayo, hindi sa atin binigay. Kaya parang feeling natin pag may mga anak tayo, dapat ibigay na lang natin. Siguro balance. Wala naman masama. Pero alam siyempre mo, partner, magaling si Lorde. Mm-hmm. Naitanong ko na yan sa kaibigan kong Wais. Sabi ko, paano yun? Hindi naman sa palagay ko, kung paano ko lumaki na mahirap, hindi yun mangyayari sa palagay ko. Sa tingin ko, sa ngayon ha, hindi naman natin masasabi yung future, hindi siya sa ngayon mararanasan ang anak ko. So, paano siya magiging Wais? Nasasabi ng kaibigan ko is that, huwag kang mag-alala. May ibibigay ang Diyos na ibang problema dyan. Yes. So, yun eh. Kasi kanya-kanya tayong problema. So, kanya-kanya tayo ng paraan para maging matapang. Para matuto sa buhay. Correct. Diba? Kasi alam ni Lord ang ginagawa niya. Lagi kong pinahahawakan, alam ni Lord kung ano ang ginagawa niya. Trust the process. Yes. And thank you very much, Leo, for being so open to share your story. Mm-hmm. Hindi madali yung kwento mo na i-share. It's not a regular story and it's a story na talagang hindi talaga parang it will haunt you ano eh. Oo, but you shared with us and we are happy kahit papaano na during the times that you get to listen to the Tambalan eh kahit papaano nakakaramdam ka ng ano ng kapayapaan. Di ko rin gets kung paano yon. Dalang ingay naman namin, sula rin naman kaming kwenta, pero salamat. Tsaka tamang option yun. Choosing to be happy. Yes, matuto ka pa rin tumawa sa kabila ng yung pinagdaanan. If you can find ways to let go of your past, then do it. Correct. Diba? And thank just you. Be happy. Salamat, salamat for being open. Mm-hmm. And salamat for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Go, go, go! Mga Kabisyo, gotta go. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala na ay hatid sa inyo ng Gen number 1.